Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Andito tayo sa circle. Andito tayo sa circle guys, sa area ng mga nag-e-exercise. Paggabi na pero meron pa rin mga nag-e-exercise pa rin, mga bata, matanda. Paggabi na kaya meron ng nakikita nyo, ayan o, meron na tayong Christmas light. Maganda rito guys pag gabi na dahil marami ng mga Christmas tree and Christmas light na naglalakihan, nagdiningningan. Kasi di ba magpapasko na, ayan. Guys, ngayon ang topic natin, hindi naman tungkol dito sa circle. Pinakita ko lang yung view. Masyal lang kasi kami. Guys, ang topic natin, ayan, kung ikaw ay nagbabalak magka-relasyon or papasok ka sa isang relasyon, ayan, siguraduhin natin na kailangan buong-buo ang tiwala natin sa mapipili nating partner sa buhay. Kasi kung hindi, para lang kayong naglolokohan, diba? As in, yung tiwala kailangan buong buo. Hindi lang kailangan yung pagmamahal ang buong buo, yung tiwala din. Kailangan may tiwala ka na 100% sa partner mo. At doon, masasabi ko sa inyo guys na liligaya kayo at magtatagal ang relasyon mo. Pero kung sakali naman na ikaw ay silosa or siloso, sigurado ako na hindi magkiklik ang relasyon nyo. Marami nang nakapagpatunay na ganyan, silosa si girl, silosa si boy. Ano nangyari, di ba wala? Ibig sabihin kasi, wala kayong tiwala sa isa't isa, wala kang tiwala sa partner mo. Lahat ng mga ginagawa ng partner mo, pinagdududahan mo. Kahit na nasasabi ng mahal mo ang partner mo, pero siloso ka, useless pa rin. Wala pa rin patutunguhan kasi lagi ka nagdududa. At isa pa, bukod sa silosa ka, ang ibig lang sabihin nun is wala kang tiwala sa sarili mo. Kasi anytime pwede kang ipagpalit ng partner mo kasi nga, feeling mo, feeling mo lagi kang papalitan. Diba? Kahit sabihin natin may tsura ka naman, maganda ka, pero feeling mo lagi kang papalitan anytime. So, yan ang point ko. Kung papasok tayo sa isang relasyon, kailangan siguraduhin natin na buo ang tiwala natin sa partner. Ito naman guys, dito na papasok yung sakaling magkamali si partner. Halimbawa lang, nahuli natin na nagkamali nga siya. Nagkaroon siya ng affair sa isang tao. Doon na papasok si selos. Siyempre, ibig sabihin, parang nagkaroon na siya ng lamat, diba? Nawalan ka na ng tiwala dahil nga nagkamali na si partner. Doon lang dapat papasok ang selos. Pero kung ang selos mo, from the start pa lang, hindi pa nagkakamali itong si partner, selos ka na ng selos, hindi talaga maganda yun. Wala talagang patutunguhan yung relasyon nyo. Kailangan, may katibayan talagang nagloloko itong si partner na huling-huli mo. Ayun guys, di ba? Tapos, pagkatapos nun, halimbawa yon, nahuli mo na nga siya na, kumbaga yung relasyon may lamat na, nahuli mo na may partner nga, talagang meron siyang kabit, ayun. Tapos, sasabihin niya yung word na sorry, pasensya na, hindi na mauulit. Ang advice ko lang guys, for sa opinion ko lang ha, hindi naman ako expert ko sa love, pero opinion ko lang yun. Huwag ka nang maniniwala doon. Huwag mo na siya bigyan ng second chance. Nagkamali na siya. Yung second chance. Ayun, pwede na yun. Choice na ibibigay mo, mauulit at mauulit pa rin yun kung sakali,
kung talagang hindi mapigilan ng partner mo na magloko, mauulit pa rin yun. At para sa'yo, yung case mo naman, wala ka ng tiwala sa partner mo, lagi ka naman magdududa, di ba? Wala ka ng tiwala sa kanya eh. Kumbaga, kahit anong gawin niya, hindi ka na maniniwala, hindi ka na maniniwala sa mga pinagsasabi niya. Useless lang din yung relasyon nyo. Aaway, mag-aaway at mag-aaway pa rin kayo. Kaya, itigil na. Minsan magkamali, itigil na. Yun lang guys ang advice ko. Humanap tayo ng partner na ikasasaya, na magiging masaya tayo, alagaan tayo. Di ba masarap yung feeling na ganun? Yung masaya ka lang, hindi yung lagi ka nagdududa. Di ba? Guys, kung nagustuhan nyo yung topic natin ngayon, pa-like naman po and subscribe. Yan. Hanggang dito na lang. Bye-bye!